Maraming mayayamang binata ngayon na lahat ay nasa kanya na. Isa na si Michael Lambert sa mga binatang tinitingala ngayon dahil sa katanyagan niya bilang isang businessman. At sa edad niyang 29 years old, isa na siyang ganap na successful. Kaibahan sa buhay ni Bianca Morales, hiwalay sa magulang ang dalaga at nasa poder siya ng kanyang ina. At dahil sa sulsol ng anak ng stepfather niya, sa kanyang ina kaya siya napilitang umalis sa bahay na iyon dahil gusto siyang ibenta ng mga matatandang negosyante para pagkakakitaan nila. At sa gabing iyon, napadpad siya sa isang lansangan na walang ibang masisilungan kundi sa isang gilid ng mall. Michael, panahon na din siguro para magpakasal na kayo ni Viviana. Matagal na din kayo anak. Bakit ba wala ka pa ring balak na pakasalan siya? Kulang na lang ay kasal ninyo. Sad ng daddy ko habang nagkakape sa may pool area. Napabuntong hininga siya sa narinig. Saka sumagot dito. Dad, I'm not ready for that settlement. And yes, matagal na kami ni Viviana pero wala sa kanyang katangian ng babaeng hinahanap ko bilang wife ko. Oo, andyan na yung maganda siya at modelo. Pero kabaliktaran ang itsura niya sa ugali niya. Nagger at silosa si Viviana. Mahilig din itong makipag-away sa social media o sa personal. Lalo na at pagdating sa akin na wala naman akong ginagawa. Wika ko dito. It's because she's very much in love with you, son. Ganoon lang yun. Sad nito sa akin. Umiling-iling ako dito. No, daddy. Ganoon talaga ang ugali niya. Kaya gusto ko na din siyang i-break dahil hindi ko na kaya ang ugaling meron siya. Wika ko dito. Do you think magugustuhan ng mami mo ang pakikipag-iwalay mo kay Viviana? Alam mo namang gusto ng mami mo ang batang iyon. Sad pa sa akin ng daddy ko. Ayoko nang patagalin pa ang toxic na relasyon namin, daddy. I'm sorry pero di ko na kaya siyang i-handle. Wika ko dito. Then ikaw ang masusunod, anak. Wala na akong magagawa doon. Walang magawa nitong sad sa akin. Bianca, ano ba? Kanina ka pa dyan sa kwarto mo pero di ka gumagalaw dito. Ang daming hugasin, oh. Sigaw ni Marietta sa akin habang kinakalampag ang pinto ng silid ko. Ganito ito lagi para tinggalit sa akin. Ginawa na nga akong katulong kahit alam nitong anak ako ng stepmother nito. Andiyan na, Marietta. Sigaw ko sa loob ng silid ko. Bilisan mo dyan. Ang dami mo pang gagawin, Bianca. Huwag kang tutunganga-tunganga dyan. Pagkatapos mo sa kusina, laban mo ang mga damit ko sa basket, ha? Tapos magplansya ka mamaya. Utos pa nito. Sige, gagawin ko na. Sagot ko sa loob ng silid ko. Nang matapos akong gumawa ng gawaing bahay, dumating naman ang mama ko. Ma, kain na po tayo para sabay-sabay na po. Sinong nagsabi sa iyong kasabay ka namin kumain, ha, Bianca? Simula ngayon, di ka nakasabay sa amin. Palumunin ka lang naman ng Tito Arnold mo. Sad sa akin ng aking ina. Di ako makapaniwala sa narinig galing sa labi nito. Oo nga pala, simula nang nagsama ang Tito Arnold niya at ang kanyang ina. Palagi na itong galit sa akin. Mas anak pa nga ang turing ng mama niya, ang anak ni Tito Arnold na si Marietta, kesa sa kanya na dugo at laman ako nito. Lihim akong napailing sa sarili ko. Kahit naman kasi kailan, di ako minahal ng mama ko. Palagi itong galit at nakasinghal sa akin. Palagi pa nitong sinusumbat sa akin na kung di daw nito ako pinanganak, wala daw ako dito ngayon sa mundo. Sana daw pinatay na lamang niya ako noon. Nasa sinapupunan pa ako nito. Mabait lang ito sa akin kapag nasa paligid ang papa niya. Pero kapag wala, hindi siya nito tinuturing na anak. Para kasi sa ina niya, malas ito. Ah, ganoon po ba, ma? Sige po, ipaghahanda ko na lamang kayo ng pagkain para kakain na ho kayo. Wika ko dito, kahit nasasaktan sa ginagawa nito sa akin. Sige, baliwala ang sabi nito sa akin. Matapos ko nga ang mga itong ipaghanda ng pagkain, isa ka naman ako pumasok sa silid ko. Hihintayin ko na lamang na matatapos ang mga itong kumain para makakain na din ako at makapagligpit.
Bianca, tapos na kaming kumain. Dinig kong tawag sa akin ng mama ko. Agad akong lumabas dahil gutom na din ako. Pero ganoon na lamang ang pagkadismay ako nang makitang wala ng kanin at ulam sa mesa. Kaya wala na lamang akong nagawa kundi iligpit at hugasan ang mga pinagkainan ng mga ito. Saka ako kumuha na lamang ng isang basong tubig. Saka ako ininom ito para naman maibsan ang gutom ko. Napaiyak ako sa sinapit ko sa mga kamay ng mama ko. Si Papa naman nasa abroad. Sa pagkakaalam ko ay palaging nagpapadala ang papa ko para sa panggastos ko, sa pag-aaral at pagkain na din. Pero wala akong nakuhang allowance sa galing sa papa ko dahil pinangsugal iyon ng mama ko. Gusto kong umiyak sa sobrang sakit na nadarama ko. Gusto kong magsumbong sa papa ko. Pero ayoko namang mapasama kay mama. Aaminin ko ding umaasa pa rin akong balang araw, mamahalin din ako ng ina ko. Maaga akong bumangon para pumasok sa paaralan. Nasa second year college pa lamang ako, 4 a.m. pa lang ay nagluto na ako ng almusal para sa baon ko na din. O Bianca, yan pamasahe mo. Pagkasyahin mo yan, wala pang padala ang ama mong. Ano pong sinasabi ninyo ma? Walang padala si papa? Ang alam ko po ay nagpadala na siya. Bakit sabi ninyo wala? Takang tanong ko dito. At sino ka para questionin ang mga decision ko ha Bianca? Basta pagkasyahin mo yan, baon mo may pagkain ka naman. Ismid nitong wika sa akin. Marietta Iha, baon mo at pamasahe o. Dinagdagan ko pa yan ng 50, baka may bibilhin ka pa. Dinig kong wika ni mama kay Marietta at nasaktan naman ako doon. Bianca, ano besh? Tara na sa kantin. Magmarienda muna tayo. Wika sa akin ng kaibigan kong si Jane. Nasa 10 pesos na lang ang pera ko sa bulsa. Pamasahe ko pa ito mamaya kapag uwian. Pasensya ka na Jane ha? Busog pa ako, ikaw na lang muna doon. Bianca, kilala kita. Ano, di ka na naman ba binigyan ng mama mo ng perang baon mo talaga? Abay, namimihasa na yung nanay mo ha? Kunting-kunti na lang talaga, papatulan ko na yun. Sama ng ugali kung ituring ka niya parang di kanya tunay na anak. Mas anak pa nga ang turing niya sa stepsister mo. Gayong pera naman ng papa mo ang nilalamon nila. Kapag talaga ako nainis sa mga yan, ako na mismo ang magsusumbong sa papa mo na pinapabayaan ka dito ng sarili mong ina. Sasabihin ko talaga dito ang tunay mong sitwasyon. Isa pa yung Marietta. Anong sinasabi mo, Jane? Talagang hanggang dito ba pinagchichismisan ninyo ako nitong stepsister ko? Ganun na ba kayo kainggit sa akin at palagi kayong may issue? Gising wika nito sa amin ni Jane. At sino ka naman kainggitan namin, Aber? Hoy! Babaeng palamunin ng papa ni Bianca. Huwag kang magkunwaring santa dahil di ka naman ganoon. Kung wala ang papa ni Bianca na nagpapadala sa kanya, saan kaya kayo pupulutin? Isamantalang batugan niyang tatay mo? Kapalang mukhang magsugal, wala namang perang ipangsugal. Galit na singhal ni Jane kay Marietta. Bes, tama na. Hindi eh. Dapat malaman ng babaeng ito kung saan siya lulugar. Ang kapalang mukhang magmalaki. Wala namang ipagmalaki. Ang perang dapat sana kay Bianca nagpunta sa'yo. Ano yun? Ikaw ang tunay na anak? Kaya huwag kang masyadong assuming girl. Nakakahiya. Ismid na wikang saad ni Jane kay Marietta. Ah, di ka titigil ha? Saad ni Marietta saka ito sinugod ng sabon at si Jane. Pero nakaiwas ito kaya sumubsob si Marietta sa sahig. Nagkagulo ang mga estudyante sa labas ng room namin. Pinagtatawanan si Marietta. Walang hiya ka Bianca. Elsewhere, pagbabayaran mo ang ginawa mong pamamahiya sa akin. Sad nito sa akin, habang nanlilisik ang mga mata nito. Bianca, anong ginawa mo kay Marietta? At pinagtulungan ninyo siya. Wala kang karapatang ganyanin siya. Galit na wika ng mama ko habang naguhugas ako ng pinggan. Ma, wala naman ho akong ginagawang masama. Pak, isang malutong na sampal ang iginawad sa akin ng aking ina. Parang nabingi ako sa mga oras na iyon. Sinasagot mo na ako? Yan ba ang nakuha mo sa mga kaibigan mong mga walang modo? Galit pa rin nitong wika sa akin. Hindi na nga nagpapadala ang papa mo sa akin. Baka nga nagsubong ka na eh. Palatak pa nitong saad. Hindi na lamang ako kumibo dahil kapag kikibo naman ako, hindi naman ito ako pakikinggan. Tita, may gustong bumili kay Bianca. Isang mayaman yun. 2 milyon daw. Ano, payag ho ba kayo? Dinig kong wika ni Marietta sa mama ko. Nagising kasi akong nauuhaw.
kaya lalabas na sana ako papuntang kusina nang marinig ko ang boses ni Marietta na kausap ang mama ko. Sigurado ka ba dyan, iha? 2 milyon? Sige, ako na ang bahalang mag-uto kay Bianca. Basta gawin mo lang, kausapin mo ang buyer niya. Dinig kong wika ng mama ko sa babae. Nasaktan ako sa narinig ko. Hindi ako makapaniwalang ibebenta ako ng sarili kong ina dahil sa pera at makapagsugal ito. Yes, tita. Mamayang madaling araw darating si Mr. Wilson. Gisingin mo na lamang po si Bianca mamaya. Kayo na ho ang dumiskarte. Sad pa ni Marietta sa nanay ko. Sige, iha. Akong bahala dun. Dinig ko pa rin wika ng mama ko. Sa narinig ko dito ay marahan akong bumalik sa silid ko at isang pasya ang nabuo ko. Nang maramdaman kong wala ng tao sa salas ay marahan na din akong lumabas ng silid ko. Bit-bit ang backpack ko na may lamang iilang damit ay dahan-dahan akong lumabas palabas sa pinto. Ingat na ingat akong huwag makalikha ng ingay. Napadpad ako sa isang mall na sarado na. Doon ako sumilong dahil malakas ang ulan. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan ay bumuhos din ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit kayang gawin iyon ng sarili kong ina. Ang ibenta ako. Sa pagkakaalam ko kasi ang tunay na ina din nito kayang magawa sa anak nito. Shit. I hate being manipulated. Nasa akin na nga ang lahat pero bakit di pa rin ako masaya? Inis kong pinaghahampas ang manubela ng sasakyan ko. Habang rumaragas sa ang sasakyan ko sa lakas ng takbo nito. Malakas ang buhos ng ulan. Kaya nagpa siya akong sumilong muna sa may malapit na malls na sarado. Dahil ihing-ihing na din ako, maghahanap lang akong bakanteng lote na malapit sa mall para makapagbawas. Patakbo akong pumunta sa nakita kong lugar na bakante at doon umihi ako. Pabalik na sana ako ng kotse ko nang may mahagip ang mga mata ko na isang babaeng parang umiiyak ito. Kumunot ang noo ko, ano may multo ba dito sa mall na ito? At nakaputi talaga. Marahan akong lumapit dito. Nang mapansin ko ang bag na niyakap nito, hindi pala ito multo. Anong bahagi ng utak ko? Miss, are you okay? Alanganin kong tanong dito. Noon naman umangat ang mukha ko. Her innocent face at ang pamamaga ng mga mata nito saka iiyak. At ang magandang mukha nito na kahit malungkot ito ay hindi maikubli niyon. Huwag kang lumapit sa akin, sino ka ba? Tanong nito sa akin. Nahahalata kong may pinagdadaanan ito base sa mukha nitong takot na takot. Miss, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa mo dito. Madaling araw na miss, baka mapaano ka dito. Nag-aalala ang saad ko dito. Saglit naman itong nag-isip. Saka ito nag-angat ng mukha ulit at tiningnan ako. Pwede mo ba akong tulungan? Wika nito sa akin. Sure, come on. Di ako masamang tao, okay? Sakay ka na muna sa kotse ko para di ka lamigin dito. Alok ko sa babae. Tumango naman ito saka ito tumayo at sumunod sa akin. Nasa loob na kami ng kotse ko nang tanungin ko ito. Miss, may problema ka ba? Tanong ko dito. Tumango naman ang babae sa akin. Teka, ilang taon ka na ba, miss? Baka underage ka pa at naglayas ka sa inyo. Baka mapagbintangan pa akong kidnapper nito. Saad ko pa. Lumayas talaga ako dahil gusto akong ibenta ng mama ko sa isang matandang negosyante. Mahinang wika nito sa akin. Sapat na upang marinig ko iyon. Hindi ako makapaniwalang may magulang pa palang ganoon na kayang gawin ang lahat kahit ibenta ang anak nito ay walang pakialam. Sir, pwede niyo po ba akong tulungan? Kahit po magtrabaho ako sa inyo, papayag ho ako. Makalayo lang ako sa mama ko. Marunong po akong gumawa ng gawaing bahay. Napamulagat ako sa sinabi ng babae sa akin. Tiningnan ko ang babae. Halatang takot na takot ito. Sino ba namang hindi matatakot sa gagawin sa kanyang ina dito? Yung ibebenta siya. Don't worry. You will be safe here. Safe ka sa bahay ko. Sige, bibigyan kita ng trabaho. I'm willing to help you. Saad ko pa. Salamat ho, sir. Utang na loob ko po ang lahat sa inyo. Wika pa nito. Don't mention it. Anyway, I'm Michael Lambert. And you are? Tanong ko dito. I'm Bianca Morales po. Sagot pa nito. Sige, Bianca. Aalis na tayo ha. Sa Manila ka na magtatrabaho. Wika ko pa.
Tumango naman sa akin ang babae. 5 buwan na akong nagtatrabaho dito sa condo unit ni Sir Michael pero isang beses lang itong umuwi sa 1 buwan. Kaya heto ako ngayon sa loob ng condo nito. Naglilinis kahit pa wala namang ibang trabaho at kasama ako dito. Kakatapos ko lang maligo nang madatnan ko si Sir Michael sa sofa at halatang seryoso itong nakatingin sa akin. Sir, andito pala kayo? Kanina pa ho ba kayo? Tanong ko dito. 5 minutes? Maikling sagot naman nito. Gusto niyo po ba ng juice, sir? Kape? Tanong ko dito. Kape na lang, please. Wika nito sa akin. Sige po, sir. Pakihintay po. Ipagtitimpla ko po kayo. Saad ko dito. Saka ako nagmamadaling pumunta sa kusina upang ipagtimpla ito ng kape. Bit-bit ang kape ay narinig kong may kausap sa cellphone si Sir Michael. Dinig na dinig ko din ang pangalan ko doon. Excuse me po, ito na po ang kape ninyo. Magalang ko pang saad dito. Thank you, Bianca. Wika nito sa akin. Saka nito ay binulsa ang cellphone nito. Bianca, can I offer you something? I mean, papayag ka bang offeran kita? Tanong nito sa akin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Tanong ko dito. I need a wife. Pwede ka ba doon? Diretsyang tanong nito sa akin na ikinabigla ko. Po? Pero bakit ho? Litong tanong ko dito. It's a yes or no lang ang sagot mo sa akin, Bianca. Wika pa nito. Pero sir, masyado ho yatang mabilis. Saka po, di naman po tayo magnobyo. Saad ko dito. Yes, I know. Pero kailangan pa ba yun? I mean, hindi na kailangan ang girlfriend-boyfriend ngayon. Ang mahalagay, may unawaan kayo ng taong iyon. Sige, tatapatin na kita. Nagugustuhan na din kita, Bianca. Kaya nga, iniiwasan kong andito kasama ka. Dahil baka matukso ako sa iyo at magawa ko ang dapat ay para sa mag-asawa lamang. Kaya please, pumayag ka na para maging legal na tayo. Saad pa nito. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Sir Michael. Mga ilang minuto pa iyon bago ako nagsalita. Sir, can you give me a time para mag-isip sa offer ninyo? Wika ko dito. Sure, Bianca. Hindi ko ipagkakait yan sa'yo. Tumango-tango naman ito. Lumipas na ang 1 buwan. Naramdaman ko na lamang na nagkagusto na ako sa lalaki. Sinusuyo kasi ako nito. Sweet at caring na din ito sa akin, hanggang sa pumayag na akong magpakasal dito. Sinubukan kong tuwagan ang papa ko at nakontak ko din ito. Kinausap ko ito na umuwi para sa kasal ko at nangako naman itong darating. Tunay pala talaga akong anak nila. Kaya daw nagkaganoon ang mama ko dahil nabuntis ito ng papa ko na hindi nito nobyo. Pareho daw kasing lasing sila ng mama ko ng mga panahong iyon at gusto sanang ipalaglag ako ni mama pero hindi pumayag ang papa ko. Kaya pinakasalan nito si mama at nag-abroad siya para sa pamilya namin. Di daw niya akalaing manlalaki si mama dahil buo ang tiwala niya sa asawa nito. Simula pa daw pagkabata ko, ayaw na sa akin ng mama ko. Nagiging okay lang ang pakikitungo nito sa akin kapag nasa bahay si papa. Pero kapag nasa abroad na ang papa ko, nabalitaan na lamang niyang minamaltrato ako ng sarili kong ina. At ang masakla pa, sumama ang mama ko sa kabit nito at sinama pa ako. Marami pa akong narinig tungkol sa mama ko. Pero ang mahalaga sa akin ay kasama ko na ngayon ang papa ko. Baby, are you ready for a wedding day? Tanong ni Michael sa akin. Yes, baby, I'm ready na. Basta pangako mo sa akin, ha? Si Jane ang maid of honor ko. Wika ko dito. Yeah, basta ikakasaya mo. Bakit hindi? Ani nito sa akin. Natuloy nga ang kasal namin ni Michael. At kahit mabilis ang pangyayari sa love story namin, iisa lang ang masasabi ko. Mahal ako ng taong kumukop at nagtulong sa akin. Hindi ako nito pinagsamantalahan at ginamit ang kahinaan ko. Sa mama ko naman, hiling ko pa rin sa kanya na magbago na siya. Sana mas piliin niya ang sariling anak niya. At sana mahanap na niya ang kasiyahang gusto niyang makuha. Sana hindi siya iiwan ng lalaking sinamahan at pinili niya.
more than our family. Masakit man pero tanggap ko nang hindi na magsasama ang mama at papa ko. Thank you, baby, dahil dumating ka sa buhay ko sa oras na kailangan kita, at salamat dahil ikaw ang nakakita sa akin. Wika ko dito habang niyayakap ko sa likod ang asawa kong si Michael. May dahilan siguro kung bakit napadpad ako doon, baby, dahil alam kong kailangan mo ang isang tulad ko. That's why I offered you to stay at my pad. Wika nito sa akin. Thank you for offering me, baby. I love you so much. Wika ko dito. I love you too, baby. Ikaw lang hanggang sa huli. Mahal na mahal kita. Sad naman nito sa akin. Ngayon natagpuan ko na ang matagal ko nang hinihiling. Yung may magmamahal sa akin nang walang hinihinging kapalit katulad ng pagmamahal ng papa ko sa akin. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.